Kalimutan natin eh. Oo. Pero malupit din tina... Espresso yung tinalo ng Biserio. Ay, Doc G! Ay, puta yun ha. Malakas din yun. Oo, matindi tinalo rin ng Biserio. Oo, Doc G. Uy, puta. Maagang Bruno Mars na yun ha. Maaga to ha. Eh, ang gusto ko to ha. May arit din. Kaso may Barats eh. Barats ba? Wala. Pero ano, meron silang ano, Sas. Sas ba yan? Ganda ng ano. Ay, si Aster pala gagamit. Ganda talaga. Malupetchi. Ayan, mga kaibigan, syempre, Let's go, mga kaibigan! Ay, Rozan Gaming pala. Rozan Gaming yung page niya ng Biserio. So, malupetchi. Game number one na, Chef Monty. Yes! Malupitan to. At syempre, pakilala ko muna ang side ng ating Oh My God, San Jose Melbs para sa kanyang link. Si Sep is Hello. Back naman ang gagamit ng ating Joel. Oh. Psycho para sa ating Lunox. Machu ang gagamit natin Pakito at Aster naman po para sa at syempre para sa naman po ng Biserio nandito po si Popoleng Kuba para sa kanyang hotdog. Tisha ang gagamit natin Benedetta set naman po para sa ating Harit. Chinese character ang gagamit ng Bruno at Melopix para sa kanyang Rafaela. Pero sa gitna at eto mga kaibigan magkakaroon tayo ng konting aggression dito sa may mid lane. Kinagat nga ng aso ang ating Lunox mga kaibigan pero nako nagtatakbo siya ng pirasong konti. What? Nako. Oy, pakiramdaman mo may tatay mo na mga katambay. Syempre early stage of the game medyo pares may arit ng mga to eh. So wala nagtitik na aggression masyado dahil alam nilang may kalalagyan sila kung sakali magkamali sila ng aggression sa simula at baka mag-snowball at magdulot ito sa kanila ng pagkatalo. Pero in terms of late game dito, parehas may ano to ha, parehas may comeback potential mga kaibigan. Biserio, meron silang Bruno. Samantala, Oh My Gods natin, meron silang rito Sas na napakasakit indeed sa late game together ng ating Lunox. Samantala dito sa ating Biserion, meron nga silang Bruno and Harit. So, magiging match to mga kaibigan. Pero ito, mukhang magkakaroon tayo ng konting kaguluhan dito sa may Turtle Pit mga kaibigan. Spotted dito ang ating link mga kaibigan. Pero nagtatakbuhan na sila at hindi na naman sila magtutuloy. But the turtle is up for the grab. Naku, ito na nga, injector sa ating Bruno. Mukhang mababoy na manuhan ang ating Bruno. First blood nga sa ating Bruno. Naku, napakalupit na Templates of Blade ang binitawad doon ni Meld sa kanyang link para makuha nga first blood sa ating Bruno. Pero nandito ang ating Benedetta mga kaibigan. Naku, ganda ng pagkaka-pick up na yan. Sumakto pa sa turtle. First blood na with the turtle pa. Naku, napakalaking early advantage niya para sa ating Oh My Gods mga kaibigan. 1k gold advantage going in their favor. Nandito naman natin Johead. Pero papalit ko pa sumilit na sa bush kaya medyo wala sila madadali dyan. Uy, naku po, eto na. Lilipat siya syempre pero Hindi na. Hindi niya nilipat. Mayroong backup mga kaibigan doon ng Rafaela. Spotted na ang Rafaela doon. Kaya medyo nagpa banjing-banjing muna sila. At eto mga kaibigan. Hoy! Summon Force has been committed. Running low ang ating Sas na. Dito pa ang Rafaela. At siguradong babaksak ang ating Sas sa bottom lane mga kaibigan. Nako, this will be a 3v2 situation mga kaibigan. Mukhang dudungaw pa ang ating Lunox. Nagkakamali ka ng lugar na dudungawan. Pero meron niyang keso di bola. Makakataka siya. Sir Chips, sure ako dyan. May flicker pa yan. Flicker out. Nako po, nagtipid pa yata ng flicker. Pero meron siyang dash out. So hindi siya rin mamamatay mga kaibigan. Medyo nasa, ay, cooldown pala flicker niya. Kagagamit na. Oh, Templates of Blade na naman. Pangalawang beses na yan ang ating Bruno mga kaibigan. Nako po. Mukhang delikado ang Biserio dito sa ating first game mga kaibigan. At naku, napakasama niya no. Isipin mo yung core nyo na pipick off ng kapwa core early stage of the game. So napakalang advantage niya. Napipigilan mo na yung farming ng core. Eh nakakapag-farm pa nga yung core nyo. So naku, pag to nag-snowball talaga definitely this will be a fast game para sa ating Oh My Gods. Pero man, pa naman tulad sabi natin eh, meron man silang means to come back late in the game. Especially early in the game, medyo lugin-lugin talaga ang isang Bruno sa isang link. So, especially may ano pa yun eh. Mayroon pa siyang turtle buff.
Yung medyo nako. Lugi yata Biserion dito. Pero anyway guys, 2-1 ang ating scoreline and 1K gold lead going in favor natin. Oh my god. Boy. Pakita natin na sa top lane. Itong dalawang to, ewan ko napakakulit nito. Talagang cutting lanes na sila. Pero ito, spotted yata rito. Kumukuha ng blue buff. May flicker ba? Yes, may flicker. Pero spotted din ang ating Joey. Together sa ating Lunox. At ito na, ejector nga. Pero nandun yung aso. Another turtle going in paper. At ito, ejector. Sa papuling ko pa running low. Nag-abol na sila dito. Kesa di bola na, ikastap dito. Pero wala na, maaawat na sila. Spotted dito ang ating Benedetta. Mga kaibigan, pumasok Benedetta. Wasing-wasing ng konti. At nag-pulsi palayo. Ako, ba't kaya hindi sila pumapalag? Yung Biserion, medyo ano, ulang sila sa vitamins ngayon, mga kaibigan. Ayaw nila pumalag. Summon Force has been committed in here. Oy, target nila ang Lunox. Pero Lunox may case ni Dubola. Pero hindi siya makakapag-cast, mga kaibigan. Mamamatay siya bago mag-cast ni Dubola. Running low ang ating Joy dito. Kinagat ng aso. Aabot ba? Yes! Baksak din ang ating Joy. Dalawa na po mabaksak sa Oh My Gods. Ako, that is a 2-4 nating exchange. Medyo nakabawi dun Oh My Gods natin, mga kaibigan. Ha. Medyo di naramdaman dun yung Link. 2-3 na po ang ating scoreline and still a 1K gold lead para sa ating Oh My Gods. Kahit na nalugi sila sa encounter na yun, lamang pa rin sila sa ginto. Mga ano to? Ang ating Biserion, mga ekonomista. Mahusay mag-ipon mga kaibigan. Pero eto, tingnan natin, papasok Benedetta, wasing-wasing ng korte, pero di siya pinalaga ng ano ah. Di siya pinalaga ng pakito. Ako, papalaga ko na yun, di na tumama yung wasing-wasing eh. Ulti na lang inaasahan nun eh. Eto, balak yata ang bumasag natin Oh My Gods, mga kaibigan. Pero nako, that will be a 4v4 situation. Kaya medyo atrasa muna tayo dyan, mga Sir Jeep. Mahirap mag, ano, mag-overcommit. Injector, nakaon dito. Summon Force has been committed in here. Niyatamahan po rito ang ating Joehead, pero makakatakbo na siya palayo. Grabe, grabe. Maganda, maganda. Maganda ang bakbakan natin, mga Sir Jeep. Uy. Red Team turret has been destroyed. Ay! Nako! Medyo nahihirapan dito ang ating ano. Oh my gosh, kanina early in the game sila ang aggressive dito. Pero ngayon mga kaibigan, parang medyo nahihirapan sila. At di nila alam pa paano gagawin nilang rotation dito. Na-outplayed na yata sila ng Biserion. Lalo mamaya late game. Nako, lugin-lugin na ang Link kapag nagkaroon ng item yung ating Bruno. Pero ang ating Link mga kaibigan is sitting at level 11. Samantalang ating Bruno level 8 pa lang. So medyo malaki pa naman ang agwan dito. Pero eto, pumasok ang pakito. Case di bola, kinas na red, running low ang ating Rafaela. Pero mukhang hindi siya unang tutumba. Nauna pa nga tumumba rito ang ating pakito mga kaibigan. Pero nandito na ating Link. Templars of Blade has been committed. Para pantakas lang. Nako, pag pinatatakas ang Templars of Blade, nasa mali yan. Napakalito mo kasi ng pagkakakas. Dapat kanina pa kinas yun. Naba nagkakagulo. Nako, nasa mali na yata galawan dito na ating Link mga kaibigan. Sayang opportunity na yun. Napitasan pa sila ng ano, pakitor. Wala man sila nakuha. Puro critical pa naman yun. Dapat tinarget niya na yung Rafaela doon. Yung unang-una pa lang para walang sustain dito ang Biserion. But anyways guys, 2-4 po ang ating scoreline. And still, a 2K gold lead para sa ating Oh My Gods. Kahit nalulugi sila sa patayin eh. Nako naman, lamang na lamang naman. In terms of gold mga kaibigan. In terms of push, lamang pa sila rito. May Centauri na pong nakukuha ang ating Oh My Gods. Pero dito sa bottom lane, nagbabalak pumasag ating Biserion. Nako, pag bumaba pa yung Bruno, napakasakit niyan mga Sir Chip. Bagal daw ng sas. Hindi naman Sir Chip, medyo nag-iingat lang din syempre at napakalambot naman ng sas lalo kapag damage type yung sas nyo, eh, napakalambot niya. Pero eto, running loot na naman ang ating Lunox. Summon Force kinumit na rito pero nag-iisa anong magagawa ng ating Joel. Baksak una ating Rafael, kakapasokan mga kaibigan. Takbuhan na naman. Grabe itong mga ito ha. Pag may isang tumamba, takbuhan na. Ayawan na kagad, isa ba lang tumutumba? Pero ito, nakakasegway ang ating Benedetto mga kaibigan sa ating bottom lane. And there you go. Tier 1 tower going in favor ating Biserion. Tablado tayo sa Torre mga kaibigan. Isa, pero ito, nakabasag ating Link. Nakasegway nga indeed sa ating top lane. So that means, dalawa na, nababasag nating Oh My Gods. Bottom and top tier 1 tower mga kaibigan. Pero yung sa ating mid lane, standing strong. Both tier 1 natin dito. And I don't see na mababasag to anytime soon dahil nako medyo all mid na laban na nito mga to eh. Kasi palabas na yung ating Lord mga kaibigan. Pero turtle pa to 7 seconds.
at around 10 seconds magiging Lord yan, not unless may mag-initiate na kumuha nitong turtle. Pero ito, mukhang magkakabigan, magpalumbas siya. Una, mabibigyan, grabe, tunaw ang ating join, mga kaibigan. Summon Force, pantakas na naman dito. Ewan ko ba, pag may tumumbay isa, takasan na. Templates of Blade, boom, baksak ang ating harit, mga kaibigan. Pero nandito ang Vendetta, running Luna rin siya. Nandun ang Lunox, nako, mabibigyan ba na umay? Pero hindi, mga kaibigan. Ang sakit naman ng Bruno, grabe, tunaw ka agad yung ano. Tunaw ka agad yung Lunox natin, mga Sir Chief. Pero ito, nakuha naman nila ang turtle on the side ng ating Oh My Gods. Pero medyo lugi na naman siya sa palitang bigkas na yun, ha? 2-for-1 extension, mga kaibigan. Lugi na naman siya sa palitang bigkas, pero still, at least nakukuha nila yung mga objective nila dito. Kahit talo sila sa killing, yan ang importante. Mananalo ka ng may objective, pero di ka mananalo ng puro kill lang, mga Sir Chief. So, in other words, kahit nalugi sila rin sa killing, nakakalamang pa rin ang Oh My Gods in terms of gold and in terms of turrets dito. Tatlo na, napapabaksak na ating Oh My Gods. And in terms of gold, naku, 3K na ang kalamangan nila. So, yung Viserio, naku, medyo kinukulang yata sa vitamins to pagdating sa pag-iipon, mga kaibigan, dahil puro sila kill. Wala sila ditong ano, intention na mag-ipon at parang wala silang gameplay. But still, nakakapag-farm nga ang ating Bruno at ang ating Harry. So, meaning to say, meron silang comeback potential naman, mga Sir Chief. Level 14 po ang ating league, samantala level 12 lang ang ating Bruno. So medyo kinukulang talaga sa vitamins ang ating Bruno, mga kaibigan. 60 seconds po, lalabas na ang ating Lord. And I'm pretty sure, mga kaibigan, Oh My Gods na naman ang unang poporma rito. Dahil medyo nga, baogchi na kapirasong konti yung Bruno. Wala silang means dito para maging aggressive. Talagang sadyang defensive play lang. Kaya naman pag nagkatumbahan ng isa, takbuhan na ang Viserion, mga kaibigan. Pero ito, spotted, injector sa aso, pero sa aso lang yan, hindi niya nahuli dito ang Popol, ang Kupa lang nahuli niya, pumasok na ating leg, nako po, gusto niyang bigyan ng ating Rafaela, pero magkakatakbon, ang ganda ng pasok ng Saks doon, mga Sir Chief, napitas nga kagad ang ating Popol and Kupa, nako, eto pa, meron pa Bruno pumasok, summon force, ginamit na rito, running low, ang ating Lunox, Lunox will pull down, isama mo na yata ang ating Joey, nag-flicker out pa siya, pero useless yan, babaksak ka sa kamay ni Benedetta, what a move. Kay Tisha, ganda ng ginawa niya rin, mga Sir Chief. Pero ito, yung Lord natin, 7 seconds na lang. At dalawa nga nawawala sa ating Oh My Gods. So, pwedeng-pwede rito maging aggressive sa Lord ang ating Viserion. Especially, tank lang ang nakakuha ng ating Oh My Gods, mga kaibigan. At buhay na rin yan, si Popoling Kupa. Samantala dito naman, buhay na rin naman yung dalawa. Kaso medyo malayo pa yung kanilang positioning. So, makaka-box out dito ang Viserion. Pero it doesn't seem like na ganun ang plano nila, mga Sir Chief. Pero ito, tingnan natin mga kaibigan, mangyari rito ha. Benedetta natin, medyo sumisegue sa top lane. So pupuntahan ka agad yan ang ating Ling, I'm pretty sure. Kasi siya may... Pero hindi, pumunta rin doon yung Pakito. Nasa mali tayo dyan mga Sir Chief. Sumegue yung isa, puntahan yung parehas. Pag kayo nasegue yan ng Lord dito, naku, sabi sa inyo, napakabilis na Lord nito. Lalo't may Bruno, may Harit. Isang summon force lang yan, baksak yan level 1 Lord na yan mga kaibigan. Pero akalman nyo mga pototo nyo, pakiramdaman moment tayo rito. Alam nila lang na kung nasa ng isa't isa eh. Ito na. Naglagay na lang ang trap ng ating Popoling Kupa. Oh, pinakagat sa ating aso. Pero ang sakit naman ng Popoling Kupa na yun. Ba't ganon? Tank yung Johid na yun. Ito yung bumabawas. Isang kagat lang. Sakit naman nun. Let's see mga kaibigan ha. Mukhang matihan ang mangyayari rito. Pakiramdahan ng konti. Matihan, matihan. Uy, ang sakit na ng Bruno. Level 30 na. Level 15 ng ating Ling mga kaibigan. So... makakahabol na i-definitely. There you go, level 40 na ating Bruno. Siyempre, hanggang level 15 lang yan, mga Sir Chief. Napano kayo dyan? Definitely makakahabol yan. Pero ito, mukhang mamamatay ang ating Benedetta, mga kaibigan. And there you go, Benedetta falling on the hands ng ating Ling. At napakahusay indeed niya, 4-0-0 na. Wala pa pong patay rito. Ang ating Ling, di po siya napipick up. Perfect run pa siya rito. At sinisimula na nga ang Lord. At mukhang aatras ang ating Viserion, mga kaibigan. Dahil sinisegwayan nga sila ni Ling. At nako, kailangan nilang mapili anong ipaprioritize nila. Yung bang push na pagdepensa o itong Lord and there you go. At easy Lord indeed para sa ating Oh My Gods. Dahil nga sa pick-up na nangyari sa ating top lane. Saan ba magpamarcha to? Bottom lane. Kaso, nako, lahat ng equilibrio ng minion nakakalamang ang Oh My Gods. So definitely, babaksak ang kill 2 tower sa ating top lane and middle lane mga kaibigan. Siyempre, pagsasabay-sabay nila yun eh. So tingnan natin mga kaibigan na kung enough na to. Pero I don't see na magiging enough tong Lord na to para sa ikakapanalo ng Oh My Gods. Sa Bruno at Harit definitely mga tig-tatlong kurot lang patay ang Lord na yan. Malambot pa yan, level 1 lang yan mga... Hindi, enhanced Lord na pala yung nakakuha nila mga Sir Chief.
Ako, nalibang tayo dun. Enhanced Lord na pala. At eto, mukhang ilalapag na kagad ang Pokemon dito, mga kaibigan. Tignan natin, pumasok ng Lord. Pumalo na nga sa ating tier 3 tower, sa ating bottom lane, mga kaibigan. Boy, tinutunaw na yan. Ang bilis, tunaw, mga kaibigan. Tunaw nga kagad, isang summon force lang. Pero sa taas, mukhang balak nilang bumasag. And there you go. Tier 3 tower, naku po, isang one hit na lang, di pa natumbay yung Tori, mga kaibigan. Yung Pokemon nila pag napuri ito, naku, napaka-apti niyan indeed. At ito, bumabasag sila sa ating mid lane, pero yung top lane natin mukhang mababasag na rin. Naku, ito, bumasag ng link, templa sa plane, ang agang ginamit, mga kaibigan, pero baksang agar, Rafaela, isama mo na ang Bruno. At naku po, tatlo na, nawawala, there you go, tower lock na this, mga kaibigan, para sa ating, oh my God, sealing up that game number 1 para sa kanilang panalo. Naku po, naubusan pa nga ng minion, ako. Iba to mo. Iba to mo. Hindi niya na iba to yung mga kaibigan. Pero ito, may minion ang parating dito. At dalawa lang naman ang de-depensa. Para, oh, isa na lang ang de-depensa. And there you go. Tower lock na mga kaibigan para sa ating, oh my God. Yes, congratulations sa ating, oh my God. For closing up that game number 1 going in their favor, mga kaibigan. This is a best of 5 series. So definitely maghaharap pa ulit sila, mga kaibigan. Kahit na manalo. Kahit sinong manalo, maghaharap pa ulit sila. Una ang tatlong panalo to, mga